Magandang hapon mga kaibigan, andito tayo ulit sa may farm na pinagtaniman natin ng ginagawa nating seeds. So ang ginawa natin noon is nag cross pollinate tayo, nilipat natin yung mga pollen grains ng ibang variety, nilagay natin doon sa air shoot ng ibang variety na mais. So ang gagawin natin ngayon, tatanggalin natin yung paper bag na nilagay natin para hindi na siya para mahanginan. So ito, hindi na siya nagpo-produce ng pollen grain, so pwede na natin tanggalin yung nilagay natin plastic paper bag, so hindi na siya makokontaminate ng other pollen grains, yung foreign pollen grains na manggagaling sa ibang mais. So yan guys, samahan nyo ako. Lalagyan natin ng tali. Lalagyan natin ng tali para sa ganun ni may senyales tayo para pag harvest time, alam natin kung ano yung nilagyan natin ng yung crinos pollinate natin. So, meron tayong 300 mahigit na nilagyan natin ng paper bag yung crinos pollinate natin. Tatanggalin natin, ipapakita ko sa inyo kung okay na ba yung reshoot na nilagyan natin dati. So guys, samahan nyo ako. So, ito yun. Hindi umadig eh. So, ito yun. So, yan. Nalagyan natin. Ito yun. Nanggal na natin. Ito yung paper bag. Nanggal natin. So, ito. Medyo maliit siya. Kasi alam nyo naman, hindi nahahanginan. So, talagang ganyan. Normal lang yan. So, lalagyan natin ang tali ngayon. Kailangan na lang ng tali. Lagyan natin ng tali para may senyal. May senyal siya. Pag in-harvest natin, alam natin kung ito ba yun yung pollinate natin. Ayan. So tignan natin ngayon yung development niya. So ayan. So yan, buo siya. Buo. And maganda yung butil. So for the meantime, ngayon, nantayin na lang natin siyang tumigas, matuyo, or ma-consume niya yung 120 days para harvest time. So, gagawin natin yung process para magiging winhin na siya and ready na siyang itanim dun sa mga cornfields natin. So, yan. Nalagyan na lang natin silang lahat para hindi tayo malito pagdating ng harvest season. Pag-harvest natin ito. So, yan. Samahan niyo ako guys. Kailangan kasi natin tanggalin yun para mahanginan, para tutuyo siya. Hindi siya uurin. Baka mauod kasi. Nakita naman natin kanina may tubig na lumalabas. So ibig sabihin may tendency siya na mauod. So yan, kaya natin tinatanggal. So, isa pa guys, ito yung babae. Ito yung tinanggalan natin, yung ginitassel natin. So, ito siya. So, ito yung magiging itatanim talaga sa ano. Ito yung itatanim talaga sa cornfields natin pagdating ng ano, susunod na planting season. Yan siya. Yan. So, maganda. Antayin na lang natin. Development naman, maganda yung bunga, may lalaki, may haba. Talagang mahirap ang ganito kasi papasokin natin itong buong row, titignan natin yung lalagyan para malagyan na yung senyales sa kapatanggal yun. Kaya, ito ba?
ito ang isang problema. Ito yung ilagyan natin ng support na hindi natin nalagyan na cross pollinate, so wala siyang butil na makikita kasi puro air shoots na lang siya. Ito nun, nilagyan ko ng supot lang, hindi ko nilagyan ng pollen grains, yung nilagyan ng plastic or paper bag na may lagay na may targang pollen grains. So ito yun, wala. Puro corn cobs lang siya. Hindi siya nagkaroon ng butil. So, ito ang mangyayari kung hindi natin tinanggal itong yung paper bag. Yan. Kasi sa tubig, laging natutubigan, nabubulok. Yan ang nangyayari. Tignan natin kung may butil. So far, may butil siya. Kaya lang ito, maapektuhan na. Maapektuhan na. Hindi na siya titigas or hindi na siya... Tutuyo na lang siya, but hindi na siya magiging maganda. So, ito, tanggalin na lang natin to. Or kunin natin ang lagay na lang nito. Ilalagay sa kaldero, lalagyan ng tubig. Pwedeng kainin. Ayan. Nung nakaraan nabanggit ko sa inyo na kung bakit natin nilalagyan or crinocross pollinate para ma-maintain yung quality ng binhi. So ibig sabihin ito, itong crinocross pollinate natin, ito rin yung itatanim natin dito sa cornfield na to na gagawin natin ulit na binhi. So nilagyan natin ng paper bag crinocross pollinate natin para ma-maintain yung quality ng binhi. So yan, kaya ito rin yung itatanim natin dito sa cornfield na to para gagawin ulit binhi. So ang magiging itatanim lang natin sa cornfield na bebenta sa market is itong babae, itong walang bulaklak. Kita naman natin dito, wala siyang bulaklak. So, ibig sabihin, sabi kong sa Ilocano ay nakapon. So, ito lang siya. So, ito yung gagawin natin binhi na itatanim sa mga cornfield on market. Yan. So, yan. Ito. Natin. So, guys, ito muna. And then, i-update ko kayo kung ano yung mangyayari sa susunod na punta namin dito para makita namin natin kung maganda, kung titigas ba or mauuud or something. So yan, keep on subscribe and please always subscribe my channel para ma-update kayo kung paano ginagawa ang binhi. So, and maraming salamat sa inyo.